Hello mga Kanigo Show, good morning! Welcome to Rose and Dave Channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Ate Rose ninyo, ang tendera ng bayan. Okay, napakalamig po ng morning natin mga sisi dahil umuulan po dito sa amin. At ngayon ay present na ako sa aming tindahan, maaga pa lang. So ngayon mga sisi ay mag-morning routine po tayo. And bago pala yan, sagutin ko muna ang tanong ng ating organic viewers na si Ima Pirido. Ayan, upo muna tayo mga sisi ha, para hindi kayo mahilo sa paghawak ko ng camera. Sagutin natin ang tanong ni Sisi Ima Pirido, kasi sabi niya, Ate Rose, gusto kong makita ang sabitan ng iyong tindahan kasi nga ka-open ko lang ng aming sari-sari store. Okay. So, Sisi, before, ang gamit kong sabitan dito sa aming tindahan ay yung mga giveaways lang ng mga ahente na katulad ng mga shampoo, usually yung mga binibigay nila. Shampoo, kaya lang, ganyan lang ka, liliit. Ayan. So, kada dulo po ay nilalagyan ko ng tie wire kasi nga, diba, ganyan lang. Tapos, magdugtong na naman ulit. Dugtong, tie wire, hook na naman ako. So, nang tumagal, medyo luma na rin siya, pangit na siya tingnan, pinalitan po namin ni Kuya Dave ng tubo. Bili po tayo ng tubo sa hardware mga sisi, yung mura lang kasi maraming klase ng tubo. Baka sabihin nyo, ang mahal naman Ate Rose, meron kasing stainless, meron ding aluminum, at saka yung ordinary lang na binili namin ni Kuya Dave. Hindi ko masabi sa inyo kung magkano na ang price ngayon, pero dati, nasa 200 lang siguro isang length. Napaka-taas po, napaka-haba na po niyan, tapos number 1 lang ang size. Para hindi siya mataba. Number 1, pwede kayong pumili doon. Sa hardware talaga tayo bibili mga sisi para mura lang. Ayan, tapos ang ginawa namin ni Kuya Dave doon pa lang sa hardware ay pinaputol na namin para hindi kami mahirapan magdala pag uwi. Kasi sobrang haba, napakahaba po talaga. So, gisukat na namin dito sa aming tindahan, sukatin nyo at pwede siyang ipaputol doon kung saan kayo bumili. At ang kagandahan sa tubo ay matibay siya kahit anong bigat ng isabit natin ng mga kapi, sabon, ay hindi siya magsasag. Hindi siya magsasag ng ganyan, pa ganyan. Lahat na lang nakaipon sa gitna kasi nga ang dati ko pang ginagamit din ay yung tie wire. So maganda ang tubo. So pakita ko sa inyo mamaya. Okay? And then sagutin natin ang katanungan ni Mar Louie Sari-Sari Store. Tanong niya na Ate Rose, ang 100,000 ay pwede na bang pang wholesaler? Ayan. So, ang masasabi ko lang mga sisi, sa halagang 100,000 sa ngayon, sa panahon ngayon, lalo na kasali ang sigarilyo, kasi 10 rim lang ng sigarilyo ay 10,000 na po. Tapos mga soft drinks pa. So, kung ikaw ay mag-wholesaler sa halagang 100,000 pesos, kasi pag-wholesaler ka mga sisi, kailangan mo ng mga volume na item. Kasi pag wholesaler ka, ang iyong mga customer ay volume din yung bibilhin sa iyo kasi wholesale nga, 'di ba? May iba mga customer na volume yung bibilhin. Pero depende na rin sa iyo kung anong strategy ang gagawin mo. Pero para sa akin kulang pa yung wala pa siguro yung 100,000 kasi nga itong sa amin mag-grocery ako 30,000 ilang box lang yun, 'di ba? Pero maaari mo ang simulan. Pwede ka mag-start na lang ng mga yung mga basic needs lang muna kasi ano lang yung price niya, yung kaya lang natin. So wag muna yung mga alak siguro at saka mga sigarilyo, no? Pwede ang 100,000. So ayan sis Ima, ayan po yung tubo na gamit namin ni Kuya Dave. Ayan po, malinis po siya tingnan and matibay. At gusto ko lang bigyan kita ng tips pag ikaw ay magsasabit na ng iyong mga paninda. Ayan, mahaba po to siya, depende sa haba po ng iyong sari-sari store kasi mahaba po yung aming sari-sari store. Tulad ng sinabi ko sa iyo, pwede po siyang putulin. So tips ko sa iyo, pag ikaw ay magsabit, pag mga gatas, gatas po lahat tulad diyan, oh. Gatas siya lahat. Tapos next na naman ay karugtong siya ng mga kapi. Ayan, gatas, kapi. Ayan, nasa likuran lang, natatabunan ng downy, ayan, nandun sa likod, ayan, mga kapi yan siya dyan, kapi, gatas, lahat, tapos dito sa harapan, kung toothpaste lahat ang isabit mo, pag downy, yung mga fabric conditioner, lahat na yan ay fabric conditioner, papunta doon sa dulo ha, tapos pag shampoo naman, lahat ng shampoo ay nakahilera po lahat, ayan, ganyan, tapos
pag mga sandwich spread and juices, ayan, isang line lang lahat. Tapos pag mga ricados dito sa harapan, magic sarap, ginisa mix, nam-nam, ayan, isang line po lahat yan, pati mga oyster sauce. And then doon sa pinakadulo, meron akong extension, kasi nga yung shampoo ko dito ay wala nang bakante. Meron akong extension doon sa dulo, puro shampoo na lahat. Ayan, ganyan tayo pag magsabit si Emma. Ayan, di ba? Naka-line lahat yung mga fabric conditioner. Okay. Tapos, dahil morning routine ko ngayon, tingin-tingin sa harapan ng tindahan pagpasok. Ayan, tingin-tingin si Ate Rose kung merong mga item na nabawasan na ay kailangan i-forward para magana tingnan. Kailangan i-forward para hindi siya bungi. Ganyan lang yan yung morning routine natin. Pag dito na tayo sa tindahan, forward yung mga item na nabawasan na para puno pa rin siya tingnan kahit na yung likod ay walang laman. Ganyan lang yan mga sisi. Tapos itong corned beef, konti na lang din, lagyan natin dyan sa taas para hindi na siya bungi. Katulad nitong bingo, hindi pa ako nakabili. Ganyan. Ganyan lang yung ating morning routine. And need ko na palang mag-grocery kasi wala nang i-forward pa kahit anong gawing pagpo-forward. Ikalat na lang natin mga sis. Ganyan. Ikalat na lang natin para hindi siya bungi. So dito ay bakante na talaga. Wala na akong suka na malaki litro. So kalat-kalat na lang. Ganyan yung ano ni Ate Rose morning routine. Check-check sa mga item na paubos na. Itong kukumama ko, wala nang malaki, isa na lang. So, ganyan lang. Tapos, kuha ka agad ng listahan at maglista. Tapos, bago lang ako naggupit-gupit ng mga, ano yan, mga powder. Kasi nga, kagabi ay nabawasan na yan siya. So, ngayon, need na naman na maggupit. Ayan, kailangan puno tingnan. Ayan, pati yung aking Ariel at saka Tide. Kailangan puno. Tapos, forward itong mga ganito. Zone rocks. Para maganda siya tingnan. Ayan, walang bungi-bungi. So, ganyan lang yung aking morning routine. Tapos, check sa mga ref kung nalagyan na ng mga laman para pagbibili si customer, kailangan may ice na tayong nakahanda. May yellow na. So, check na naman dito sa ilalim kung nalagyan na rin ng soft drinks ni Kuya Dave para lumamig na siya pag may magbili. And then, dito na naman sa kabilang ref, check natin kung, ayan, may laman ba. Okay, may laman. Next, kung walang laman, ay dagdagan. So, dito sa harapan, against the light, check si Ate Rose kung may mga item na kailangan nang i-refill at kuha tayo dito sa ating stante ng mga nakalagay dito na mga biscuits. Kuha ako dito at i-refill ko doon sa harapan. Ayan, check sa mga kape kung need na bang gupit na ulit si Ate Rose ninyo para pag may customer na bibili, ayan, bigay na lang. So, kagugupit ko lang dito kagabi mga sisi, puno pa. Okay, tapos dito tayo banda sa aking mga alak. Ayan, check, may bakante na ditong litro, need na naman niya na mag-refill ako. So, dito okay pa, dito ay bakante na, so kuha tayo. Diyan, kuha tayo diyan mga sis ng Tanduay light na senior at dark. Pero si Kuya Dave na lang siguro mamaya kasi mabigat yan mga sis para mag-refill dito para puno na naman siya tingnan. Okay. Okay mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Tatapos na tayong nag-ikot at sinamahan niyo ako. Kung meron kayong mga katanungan, just comment down below at sasagutin natin yan sa susunod kong mga videos. Okay, so kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching. Bye!